Hello mga kababayan. So guys, ngayon ay pinagsisilbihan na ng mga akusado, no, ng guilty verdict ng Taguig Regional Trial Court, no, Branch 153 para sa kasong serious illegal detention for ransom ang kanilang sentensya. Na alam naman natin na sina Cedric Lee, Denise Cornejo at Simeon Ras, no. Pero yung kanilang isang co-accused na si Ferdinand Guerrero ay ano pa, missing in action, na hindi pa nahuli o hindi pa sumusuko. So guys, dito makikita natin na 10 years ang ano, ang ginugol na panahon bago nakuha ni Vong Navarro ang kanyang hustisya. So yung justice, no, na serve na rin para kay ano, Vong Navarro, dahil nga nahatulan na ng guilty ang mga to. So guys, masabi ko na ang laki ng nagawang ano, partisipasyon ng ano, presence, no, na aktibo. Ibig sabihin ko, talagang ano, yung CCTV footages dun sa condo unit, no, ay dun sa mismong condominium, no, kung saan tumutuloy itong si Denise Cornejo, no, dun sa lobby, sa elevator, talagang ano, nagsilbing ayun ang ano, parang winning factor paano nanalo si Vong Navarro sa kaso niya laban sa mga to. Kasi guys, si Vong Navarro, diba, sinabihan pa o inakusahan ni Denise Cornejo na ni-rape siya, diba? Tapos dahil dito, naaktuhan kunyari ni ano, nila Cedric Lee at kanya mga kaibigan si ano, Vong Navarro na nire-rape si Denise. Tapos citizens ano, arrest daw ang ginawa nila, no? Pero yung mga ano, time dun sa CCTV, hindi tumutugma dun sa mga sinasabi ng mga akusado. Kasi nga, makikita na talagang hindi nangyari yon. Kasi, di ba, nung pumanik si Vong Navarro, after 1 minute, bumaba si Denise. Saka naman pumanik sila Cedric Lee. So, kumbaga man, eto talagang na-overlook nitong mga walang hiyang to nung pinagplaplanuhan nila ang krimen na gagawin nila laban kay Vong Navarro. Kasi, actually, ang sa tingin ko, talagang balak nila na hut-hutan o kumbaga man i-blackmail si Vong Navarro na sa tingin nila ay kumbaga man hindi papalag, hindi pipiyok laban sa kanila kasi nga iingatan yung kanyang karir, di ba? Pero hindi nga ganun lang nangyari kasi taliwas doon sa inaasahan nila si Vong Navarro ay lumaban, no? At siniwalat niya, wala siyang pakialam sa karir niya o dun sa iisipin ng mga tao sa kanya. Ang kay Vong Navarro, mailahad niya kung ano yung sa tingin niya nasa kanyang ano, pagkakaalam na pinakakatotohanan at ang alam niya ay hindi niya talaga ni-rape si Denise. So dito guys, no, masasabi natin na nung nagplano tong mga tong gunggong na to, no, hindi nila naisip kasi nga mga walang hiya sila. Wala sa isip nila yung ano, may CCTV ng ano, makaka-capture ng mga events, no, dun sa condominium na yon, pati yung paglabas ni Vong na nakagapos na yung kamay niya, di ba? So, ano, talagang ang kanilang ano, balaking masama sa kanila rin tumama. Kasi guys, biruin niyo ha, si Denise Cornejo deserve niya na ano, makulong din kasi biruin nyo ang kaso na rape na inaakusan niya kay Vong Navarro. Kung ito ay walang CCTV, no, talagang ipagmamatigasan lang ni Denise Cornejo sa atin, sa madlang people, no, na siya ay ni-rape ni Vong, na ang papaniwalaan ay porket babae siya, nagsasabi siya ng totoo, mabibilanggo ng habang buhay din si Vong, di ba? Kumbaga man, hindi naman siya naawa na mabilanggo ng habang buhay si Vong, di ba? Basta't halimbawa, baka panindigan niya lang yung salaysay niya. O, edi ngayon, sa pangyayaring ito, sa kay Denise Cornejo tumama, no? Kung ano man yung masamang balakin niya, laban kay Vong Navarro, di ba? Kumbaga man, yung hindi niya inalintana na eto baka magdusa to ng ano, habang buhay na pagkabilanggo, hindi naman ako talaga ni-rape nito. Pero dahil nga may acting-acting pa siya, nananawagan pa sa TV na yung ginawa ni Vong Navarro sa kanya,
pinagmatigasan pa rin sa mga salaysay niya, sa blatter niya, 'di ba? So deserve niya talagang makulong kasi yung kagandahang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, ginagamit niya sa masama. At kung nagtagumpay siya kay Vong Navarro, maaaring gawin din nila to sa iba. Tapos ito rin naman si Cedric Lee, naturingan pa na businessman to. Pero alam nyo guys, si Cedric Lee, kaliit na tao, pero ang tapang a tao, 'di ba? Kasi si Cedric Lee, marami siyang kaibigan, kumbaga man kagaya ni Simeon Ras na co-accused nila na ngayon ay nakakulong na, martial arts expert. Kumbaga man, yung mga hindi kayang gampanan ni Cedric Lee, iniaatang niya sa mga kabagang niya, kaibigan niya, na siyang gagawa nun para sa kanya. Hindi natin alam kung may kapalit na share din doon sa makukuha nila kay Vong Navarro, kung may katumbas din tong monetary reward kay Simeon Ras dahil nga nakitulong sa bugbog, no? Ngayon, nakikitulong siya sa pagbuno ng sentensya ni Cedric Lee at saka ni Dennis Cornejo. So, itong si Cedric Lee, no? Biruin nyo, naturing ang businessman, hindi ba kayang kitain yung 1 million na hinihingi nila sa mabuting paraan kay Vong Navarro? Bakit kailangan na magkaroon sila ng 1 million galing kay Vong Navarro na pinaghirapan ni Vong Navarro? Tapos kukunin lang nila sa pamamagitan ng pambibintang ng hindi totoo, tapos pambubugbog, ayun na nga, gusto nilang mag-extort ng pera, no? Kay Vong Navarro sa pamamagitan ng pag-aakusa ng isang bagay o pangyayari na hindi totoo. Kasi alam nyo, hanggang ngayon, pinaninindigan ni Cedric Lee na naaktuhan daw nila na nire-rape ni Bong itong si Denise, na hindi nga mangyayari kasi nung pumanik nga si Vong Navarro, siya namang pagbaba ni Denise. At saka palang papanik naman si Cedric Lee. So ano yun, yung kaluluwa ba ni Dennis Cornejo ang nire-rape ni Bong? Diba? O imagination talaga niya to? O ito kasi talaga ang plot, no? Kumbaga si Cedric Lee, nag-i-stay siya dun sa plot nila. Kung ano yung istorya nila, pinaninindigan niya talaga. Kahit na ang CCTV na nga ng condominium ang nagsasabi na hindi yun naganap. So, ito naman si Simeon Ras at saka itong si Ferdinand Guerrero. Alam nyo guys, itong si Simeon Ras at saka si Ferdinand Guerrero. Alam naman nila na mali yung balakin itong dalawang, alam ko magkasintahan to, Dennis Cornejo at saka Cedric Lee. Pero nakiisa pa rin sila sa pagsasagawa ng krimen na yun, di ba? So, kumbaga man, binugbog pa nila si Vong Navarro, no, na wala namang atraso sa kanila para mag-inflict ka ng serious harm dun sa serious injury, 'di ba? Black and blue tong tong mata ni Vong Navarro. Talagang deserve mo kasi wala atraso sa inyo si Vong Navarro para gawan niyo ng ganung klaseng pambubugbog, halos lumuwa na mata. Kung natuluyan nga yan, pwede ikabulag ni Vong yan eh. So, masasabi ko guys, no, itong mga ginawa ng mga to, talagang deserve nila yung naging hatol ng Taguig Regional Trial Court na sila mareklusyon perpetua, no? Ibig sabihin, makulong sila ng up to 40 years, no? Kasi guys, sila ay mga tinatawag na mga delikadong mamamayan sa ating lipunan kasi sila pala pwedeng may maispatan na target, mayaman, tapos yung kagandahan ni Dennis Cornejo gagamitin, no? Tapos gagawa ng istorya, mag-extort ng pera. Tapos sila nasa isip nila kay Vong Navarro, hindi nito hayaan na masira ang karir niya. Kaya ito, magbibigay na lang ng kusang pera at sila ay para manahimik na, no? Hindi na nila guguluin si Vong Navarro, hindi rin sila aakusa ni Vong Navarro, bagkos magbibigay lang to ng pera para sa ikatatahimik nilang lahat at ayun, nakuha na nila ng maliwanag ang 1 million. Pero guys, na yun ang akala nila na hindi naganap kasi lumaban nga si Vong Navarro para sa katarungan, no, na eventually nakamit niya.
So, ayun lang guys, no, masasabi ko na ang gumawa rin na kapalaran ni Cedric Lee, Dennis Cornejo, Simeon Ras, at sana makita na rin itong si Ferdinand Guerrero, no, sila rin ang gumawa ng kanilang kinahantungan. Sila gumawa ng krimen na dapat na ipapataw nila o iaakusa nila kay Vong Navarro na meron din naman nakapursana habang buhay na pagkabilanggo ang rape, no? Pero nga, dahil hindi totoo, sa kanila tumama eventually. So, deserve nila na habang buhay na makulong. So, dito na ako guys and blessings! Blessings everyone! Bye!